Bago po tayo mag-umpisa, ay magkaroon tayo ng announcement. Konti lang naman po. Para doon sa may mga kids, open na po yung kabila. Sa aircon din po doon. Kung sila ay may pagkakataon, pwede natin po sila dalhin doon. At sana po, ang bawat isa sa atin ay mag-focus sa ating pag-aaral. At ito ay malapit nang matapos. Ano po? Chapter 22 verse 1 na to. At ito na yung last chapter. Kaya sana po ay maunawaan natin ang kabuuan kung bakit ang aklat ng Revelation ay nais iparating ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Sapagkat marami ditong mga pagbabanggit ang banal na kasulatan na makasasama sa tao, lalo na yung lake of fire, na hindi niya dapat mapuntahan. Kung siya ay magpapakatinulang sa kanyang pananampalataya, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan kasama ang dakilang lumikha. Ang tawag dito ay paraiso. Hindi yan yung kanta nung ano ha, paraiso. Ibang paraiso yun, Smoky Mountain yun. So ito ay paraiso na ipinakikilala sa sangkalangitan na kakamtin ng mga magsisipagtagumpay sa pananampalataya. Ano po? Kung paanong nagdurusa sa Lake of Fire, yung nasa chapter 21 verse 8, na may mga pananampalatayang kahit mga walang pananampalataya ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. So ito namang mga banal, ano naman ang kanilang sitwasyon? Ano po? Kundi ito nga tinatawag na paraiso o the paradise of dreams. Maraming pagbabanggit ang banal na kasulatan tungkol dito at ipinangako na nga po ito sa mga magsisipagtagumpay. Ano ho? Doon sa mga Kristiyano na mapapaloob doon sa Great Tribulation at sa mga iba pang Kristiyano sa mga huling panahon. So ito ang kanilang paglalagyan, yung paradise na yan. Ang sabi sa Revelation chapter 2 verse 7, ayon nyo sa ating pag-aaral, to him who overcomes, to him I will give to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So nandyan yan. Kung mapapansin natin yung tree of life, ba't napunta dyan? Di ba? Nandito yon. Lagay natin dito sa lupa. Ano po? Tree of life. Tapos meron ditong tinatawag na unang nilalang. Yan. Si Adam at si Eva. Adam and Eve. Binigay sa kanya ng Diyos lahat. Di ba? Siya ay nilalang sa larawan ng Diyos. Kaya hindi totoo yung tao nagmula sa unggoy. Yung nagpauso niya, yun ang mula sa unggoy. Pero yung tao talaga na binabanggit sa Bible, nilalang yan sa larawan ng Diyos. Ano po? So, binigay sa kanya yung tinatawag na kalayaan. Dominion. Yan na nga yung free will. Ano po? Sorry. Magagawa mo lahat ng gusto mong gawin na may kalayaan sa harapan ng Diyos kung ano ang iyong naisin, pero huwag kang masama. Parang ganun, ano po? Tapos binigyan siya ng matitirahan. Binigyan siya ng pagkain, binigyan din si Adan ng asawa. So, nandyan lahat. Ano? Isang malaparaisong lugar na nakahanda na lahat para sa dalawang tao lamang na to. Ang utos sa kanila, magparami kayo. Ginagamit ito nung iba na magparami raw. Yung mga ibang hindi nakakaintindi ng salitang magparami, magparami raw. Mag-anak ng mag-anak, tapos pinababayaan naman. Ano? Kaya ang daming bata sa lansangan nang hihingi. Ano? Ito salitang magparami, iniutos sa mga taong banal. Hindi gusto ng Diyos na dumami magnanakaw, hindi gusto ng Diyos na dumami drug addict, hindi kayo pinaparami, pinapatay nga eh. Di ba nakalagay dun sa, ano, si Duterte, pinapapatay ni Duterte, mga addict, di ba? So dito, makikita natin, nakahanda na ito para sa tao. Ano? Pero ito ay nawala. Bakit? Dahil po dun sa kasalanan. Pati itong tree of life, inalis ng Diyos. Bakit? Eh ano yan eh? Yung yan ay uri ng puno na forever. Nagbibigay ito ng buhay. Ano po? Kaya yung paradise na binabanggit dyan, ang sabi dyan, which is in the paradise of God. Sabi nga no. Sa ibang talata, Lucas 23:43, naalala nyo yung magnanakaw na dalawa. Ang sabi dyan,
Jesus answered him, "Truly I tell you, today you will be with me in paradise." Isasama ikakita sa paraiso. Sabihin, kung paano ikaw ay sumampalataya sa akin, ay bibigyan kita ng kaligtasan at kapahingan. Parang ganun po. Ano? So yung paraiso na yan, talagang nasa Bible na mayroong paraiso. Ang sabi kasi nila ay wala. Meron po, ito nga yung una, oh, yung tinatawag na nasaan ba to sa inyong pagkakaalam yung paraiso na yan. Garden of Eden. Apo? So nang likay ng Diyos ang unang tao, nilagay niya ito sa paraiso. Lahat ng pangangailangan ng isang tao, nandiyan eh. Ano po, may tubig ba dyan? Meron. Daming batis niya. Nang isang tao, matatagpuan na sa halamanan ng Eden. Payapa ang buhay. Walang problema. Diba? Ang tao, hindi siya stress. Nakikita niya lahat na magagandang nilikha ng Diyos. Pinapalit sinasabi po yan ng Bible. Saan talata? Genesis 1:31. The Bible says that God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Yung salitang very good sa ibang translation, perfect. Ano po? Perfectong pagkakaligha dahil ang Diyos ang nag-design. Ano po? Bawat isa dyan ay merong papakinabangan ang tao dahil mahal ng Diyos itong kanyang nilikha. Eh bakit nga nagkaganon? Dahil nga dito sa kasalanan, di ba bumagsak sila? Itong kasalanan na to ang naging problema dahil dun sa paglabag. Kaya, the balance of nature, the process of reproduction, and the supremacy of mankind are all part of this goodness.